Anong gusto mong sabihin sa akin? Kung may problemang gumugulo sa isip mo, tutulungan kita. All you have to do is tell me. Ma'am, huwag sana kayo mabibigla sa sasabihin ko. But I have to tell you the truth. Kasi nahihirapan ako eh. Hindi ko kayang dalhin. Kailangan sabihin ko sa... Ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang gusto mo sabihin? Ano bang katotohanan ang pinagsasabi mo? Dolores, mauna na kami ni Martina, ah. Sige, susunod na ako, May. May pinag-uusapan na kami ni Rosario. Tungkol saan? Tungkol sa pagdala ko dito. I feel na napampagula lang ako dito sa inyo ni Rosenda. And I wanna go back to my parents. Pero kami mga magulang mo, anak. Rosario, hindi mo ba natinig yung sinabi ni Rosenda kanina? Di ba sinabi niya tanggap ka na niya? Kaya wala na yung gulong sinasabi mo. At ngayong buo ng pamilya natin, magiging masaya tayo muli. Hindi niyo ako naiintindihan. Naiintindihan ko. Hanggang ngayon, Rosario, hindi ka pa rin nagpapago. Ikaw pa rin ang nagbibigay sa kapatid mo. Alam mo, anak, matagal ka namin hinintay. Noong unang hanawalan ako ng pag-asa na dahil akala ko hindi ka nababalik. Pero ngayon nandito ka na, hindi ako makakapayag na mawala kang muli. Alam mo na ang lahat tungkol sa inyong magkakapatid. Siguro naman eh, susunod ka na sa gusto kong mangyari. Ayaw nga ako ni Rosario eh. Mahirap bang intindihin yun? Pero kailangan ni Juancho at Dolores na makita kayong buhay na tatlo.
sa ginawa kong kasalanan, mapapatawad lang nila ako kapag nalaman nilang buhay kayo. Pero Dok, sinabi ko sa inyo kung bakit ayaw ko, di ba? Ba't mo iniisip si Rosenda at si Violeta? Dadalawa lang naman sila eh. Isipin mo yung mga nagmamahal sa'yo. Ang daddy at mami mo, si Rosemary. Maraming magmamahal sa'yo at magpuprotekta sa'yo. Bakit pa ang kulit-kulit nyo? Ba't ba gusto nyo umuwi si Rosario? Para ipagtanggol ang kapatid ni Rosario! May masama ang balak ni Violeta kay Rosemary. Maari siyang mamatay. Dahil may alam si Rosemary tungkol sa tunay na pagkataon ni Violeta. Mapipigilan ko lang yun kapag dinala ko si Rosario. At sana maikwento niya na hinayaan ni Violeta siyang mahulog sa bangin. Basta, kapag-desisyon na si Rosario, hindi siya babalik sa bahay na yun. May sarili na siyang buhay. Kung ito rin lang magiging kabayaran dito sa mga ginagawa niyong pagtulong sa amin, mabuti pa siguro umalis na kami sa ospital na to. Yun lang naman ang pinunta namin dito eh. Tara na, Rosario. Tara! Tsaka, sana huwag kayong gabihin. Kaya sandali lang ako, uwi din ako kaagad. Rosario, kanina ko pa napapansin, wala kang tibok. May konting problema kanina, pero ayos naman lahat. Hindi ba, Rosario? Juancho, hindi kaya mas mabuti yung kotse mo na lang gamitin mo. Kasi sigurado ako gagabihin ka, tsaka mas heavy duty yan kaysa sa dito, di ba? Hindi naman ako magpapagabi. Ay, papatsula pala ni Daniel yung kotse. Diba, Daniel? Hindi. Mga Juancho, napatsurap ko na po kanina umaga yung sasakyan, kaya wala na pong problema. Mauna na po kayo. Tay. Yun naman pala eh. Wala nang problema. Mauna na kami, ha? Sige, pare. Ha? Kayo na bahala. Sige po. O, ano tinitingin-tingin niyo dyan? Wala. Mukha kasing Biyernes Santo mukha niyong dalawa. Kinakabahan ba kayo at ginamit na yung van? Bakit naman ako kakabahan? Ewan. Siguro, nag-aaral lang kayo sa pag-alis nila. Pero huwag kayong mag-alala. Nahanap kayong sira ng van. Ito, naputol yung hose ng brake fluid. Sa itsura nito, hindi ito na po doon mag-isa. Sino sa inyong dalawang gumawa nito? Bart, parang gusto ko yata sundin yung sinabi ni Dr. Madrigal. Tapos ano? Buhay mo naman na malalagay sa panganib. Buhay rin ang kapatid at magulang ko ang nakasalalay dito. Rosario, paano ka naman nakakasiguro na tama lahat ng sinasabi ng doktor na yun? Paano namang hindi, Bart? Ang dami-dami niyang alam tungkol sa akin. Tungkol sa pagkatao ko. Ang dami niyang impormasyon na alam. Malay mo naman. Malay mo, kilala niyo yung doktor na nagpaanak sa'yo. O, di ba? Eh, hindi naman malayong mangyari yun eh. Maliit lang naman mga mundo ng mga doktor na yan eh. At saka baka talagang naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa'yo. Bakit niya naman gagawin yun? Hindi mo ba nakita? Kausap niya si Marilu. Alay mo, piniyaran niya yun. Alam mo na, para kumbinsihin ka sa mga bagay na
makakasama sa'yo. Makakasama sa atin. Alam mo, sa mga ganitong mga oras eh, mahirap na magtiwala eh. Sa tingin mo ba, yung mga taong nakikilala natin, basta-basta na lang natin mapagkakatiwalaan? Hindi, di ba? Masyado maraming pera yung si Marilu eh. Kahit sino, kaya niyang bayaran. Hindi titigil yun hanggat hindi nakakaganti sa'yo. Ano naman ba ginawa mo? Eh, ano ba pakialam mo, ha? Bakit mo sinundan si Rosario at Bart sa ospital? Binabalaan kita, Marilu. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Magkakasubukan tayong dalawa. Bakit? Sinusundan mo ba ako, ha? Nairita ka? Ngayon, alam mo ang pakiramdam ng ginagawa mo sa amin ni Alfred. Punyeta ka. Inaamin ko, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Binihisan mo ko, ginawa mo akong tao. Pero sa hirap ng pinagdaanan ko sa pagsasama nating dalawa, sa tingin ko, bayad na ako sa'yo. O ay ano ngayon ang gusto mong palabasin? Lalabanan kita kung kinakailangan. Lalayasan kita kung iyon ang nararapat. Walang hampas lupa ang tatalo sa'kin. Lalo ng isang katulad mo lang. Pag-aari kita. Akin ka lang, Doming. Naiintindihan mo? Pag-aari kita habang buhay sa ayaw at sa gusto mo. Ano na naman pandrama yan, ha, Daniel? Talagang desidido ko yung patayin kami ni Rosemary. At sino naman ang may sabi sa iyong pinagtatangkaan kita? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam mong kami ni Rosemary ang gagamit ng van. At pinano niyong madisgrasya kami. Teka nga muna. Ba't niyo ko dinadamay dyan? Anong kayo? Wala akong alam dyan, ha? At sino naman ang gagawa nito? Eh, tanong mo dyan. Aba, eh mas lalo namang hindi ako. Baka naman nakakalimutan ninyo. Hindi ako ang nakatira sa bahay na ito. At hindi ako nagdididikit sa sasakyan na yan. Alam namang mag-isang naputo tungkol sa break fluid. Baka naman may multong galit sa inyong dalawa. Daniel, kailangan makaalis tayo dito sa lalong madaling panahon. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ni Violeta at Rosenda sa atin. Pero sabi ng mami mo, hintayin daw natin ang tawag niya. Siya daw ang gagawa ng paraan. Daniel, we're running out of time. Kailangan makaalis tayo, makagawa tayo ng paraan sa lalong madaling panahon. Anong paraan ang gagawin natin? Sabihin natin kinang mga watch at Aling Dolores. Gusto mo? Wag, hindi. Ayokong madamay sila sa gulong to. Wala silang alam. Anong gagawin natin? Ang mabuti, papuntahan na lang natin ang papa ko. Puntahan natin siya sa ospital. Humingi na lang tayo ng tulong sa kanya. Kumusta kaya si Rosario? Ay, sandali lang, Bosheng, ha? Bakit ba di mo tinatanong si Rosario? Eh, hindi naman siya ang may sakit, no? Ang may sakit dito ba, yung tatay niya, si Mang Bin? Oo. Oh. Ikaw naman, ang kinakamusta ko kung meron kaya sinampambayad dito sa ospital. Hindi yan masamang iniisip mo. Eh, dapat iklaruhin nyo ba? Kasi malabong yung question and answer portion nyo, eh. Oo nga. Eh, sabi naman ho ni Bosheng Bart, okay na daw, eh. Mabait nga daw yung doktor na may-aring ng ospital na to. Grabe. Pero yun, ha? Hindi pinagbayad.
Di pinagbayad sa Rosario. Libre ba? Lahat libre! Magaling, di ba, Bossing? Boyet talaga nung doktor, nakatawa ba? No? Sobra. Option, dali lang! Bossing, isik lang! Alam ko na yan. Bossing, isik lang. Dance naman naniligo yung doktor eh. Talagang mabait lang talaga siya. Sigurado ako, nagjulosin-julosin ka na naman. Oo nga eh. Mahal na feelings mo. Dahil alam mo, mabait lang talaga yung doktor ka na nagkawang gawa pa kay Rosario, no? Hurts pa yan. Yun! Ano ba pinagsasasabihin yung dalawa? Ba't tumigil? Nakita ka na multo. Si Clarissa yun, di ba? Sino? Si Clarissa. Si Clarissa. Si Clarissa. Busing! Si Clarissa nga yun! Halika, punta natin. Halika na, Busing! Siguraduhin nyo, sa susunod, magagawa niyo ng maayos ang pinagagawa ko. Oo na. Pero kailangan mo palamig muna. Mainit pa kami. At siya nga pala, ihanda mo ng bayad. Makukuha niyo yung bayad pag pagtapos ng trabaho, ha? O, sige. Sinasabi ko na nga ba eh. Anong ginagawa niyo dito? Ha? Anong ginagawa namon dito? Dinig na dinig namin ang sinabi ni Mo, no? You cannot deny the pact, ha? Huh? Anong pinagsasabi mo? Kung nagpakidap kayo sa akin, no? Makausap mo yan, inuutusan mo eh. Diba? Masira ulo kayo. Kung sira ulo. Wala akong alam sa pinagsasabi nyo, sa binibintang nyo. Wala akong alam. Tumigil ka na, Clarissa. Muntik mo na mapatay ang tatay ni Rosario. Buhay na pinag-uusapan natin dito. Hindi na tumiro. May pruweba ka? May ebidensya kayo? Huwag kang magkakamali. Dahil aabangan kita. At sa susunod na saktan mo si Rosario, sisiguraduhin ko sa'yo may ebidensya ko. At pag nangyari yun, pusin ko man ang pera mo, ipagpupulong kita. Sobra na eh. May sinagot-sagot ba naman ako ng hayop na yon? Alam mo, madaling gawa ng paraan yan. Easy ka lang. May plano na ako. Kasama ba ako sa plano na yan? Siyempre. Cool ka lang. Magandang gagawin ko. Walang paltos. Tignan natin kung umubra pa yung yabang ng Daniel na yan. Ma'am, bakit ba bumalik pa tayo rito? Eh, nag-iisip nga ako ng paraan kung paano kumahawakan sa leeg yung doktor na tumutulong sa hampas lupang si Rosario. Ma'am, tumagin na nga eh. Gusto mo, bumugin na namin eh. Matalino yun. Hindi pwedeng persahan ang gagamitin mo doon sa mga ganong klaseng tao. Alam ko may sikreto yung doktor na yan. Hindi ko lang alam kung ano eh. Kano, yun ang dapat nating malaman. Para maipagawa ko sa kanya ang lahat ng gusto kong ipagawa sa kanya. Kaya gusto ko, magbantay kayong mabuti dito sa ospital. At nang nakikita niyo ang bawat galaw nila, imposibleng walang baho yung doktor na yan. Ma'am! Iba si Rosario yan? Akala ko ba sabi mo sa akin eh, nasa loob ng ospital yan? Yun nga ang alam ko, ma'am. Paano nangyari yun? Sundan natin.